Blessing din daw po ay parang arrow na pag pinierce yung puso natin, pinierce yung buhay natin, tagus-tagusan. Pag tinamaan ako ng blessing, ramdam ko yung blessing, hindi lang ako yung makakaramdam. Tatagos po yan pati sa ating pamilya, pati sa ating simbahan. Amen? Amen. At ang blessing daw po is like a teacher. The teacher that molds us. Pag natanggap po natin yung blessing, may natututunan po tayo. Nagiging good stewards po tayo of the blessing. And finally, this is my favorite part, ang blessing daw po is like a kneeling camel. At may imagine natin na yan po yung ating Panginoon. Like a kneeling camel na lumuluhod para ibigay yung blessing para sa atin. Yan daw po ang blessing. Yan po daw ang barak. Bakit? Kasi akala natin tayo yung desperado sa blessing. Akala natin tayo, Lord, bigay mo yung blessing sa akin. Hindi natin alam na si Lord mas excited pala na i-bless ka. Mas excited siya ibigay yung pagpapala sa iyong buhay, pagpapala sa iyong pamilya. At inaantay lang niya na tayo ay lumuhod sa kanya to kneel down. At si Lord, ibababa din yung blessing sa ating buhay. My soul.